magtabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang, ha? Oh, Lindsay. Eto. Ah, katabi mo na. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Oras natin, mahal ko. Check your time. Sa lahat po ng mga ginagawang orasan ng kanilang mga radyo, Bangga. 1:57 na po ng hapon. Siyempre ni Mia, ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy! Hello! Kamusta kayong lahat? Kamusta naman po ba ang yung mga nasa salon sa mga oras na ito? Kamusta naman ba? Marami pang dumadating dahil po Wednesday ngayon. Pangga midweek, feeling ko kapag mga gantong pagkakataon, wala masyadong laman yung mga salon, no? Ganon din yung mga facial center, yung mga facial clinics. So feeling ko kapag Wednesday and Thursday, pangga wala masyadong laman. Yahoo! Speaking of, hello po muna kay Doc Clarence ng Clarence Anti-Aging Slimming and Dermatology Center. Kamusta ka naman, Doc? Oo. O si Doc, nasa ano yan? Nasa kasalukuyang bumabagtas sa kahabaan po ng S-Lex ba? Oo, ganyan. Si Doc sa mga oras na ito, pangga. Ingat ka, Doc, ha? And hello po sa marami pong pangga natin na nanonood po ngayon ng Lihim ng Liham Live sa Energy FM 106.7. Mabuhay po kayong lahat, ha? Maraming thank you po. At maraming thank you din po sa lahat po ng mga naniniwala na effective po para sa kanila ang Monea Curl Defining Milk Hair Lotion, mahal ko. Kasi may mga nagme-message na po sa akin, effective talaga kasi bumili na daw po sila simula nung, inere ko po yung Monea Curl Defining Milk Hair Lotion. At sin, talagang nakakatulong daw po sa mga kulot na buhok nila. Ngayon kung hindi ka pa nakakabili tapos kulot yung buhok mo, Pangga, let me tell you something. Ito po ay kakaiba sa lahat po ng mga lotion na pwede mong i-apply sa buhok mo, Pangga. Meron kasi nagpa-promise na instant eh, di ba? Ay nako, puro promise lang yan. Pero pag nilagay mo sa buhok mo, parang wala naman talagang talab. Monea Curl Defining Milk Hair Lotion, talagang nakaka-emphasize siya, Pangga, ng curls. As in, makikita mo talaga. Alam mo, kahit nga ibang salon, ito talaga yung nare-recommenda. Ito yung ginagamit nila. Promise ko sa'yo yan. Hinding-hindi ka magsisisi, mahal ko, ha? Monea Curl Defining Milk Hair Lotion, available po ito, Pangga, sa Watson's Mercury Drugstores and other leading department stores and supermarkets nationwide. Kung hindi mo alam kung anong itsura ng Monea Curl, pero gustong-gusto mo na bumili, natatakot ka lang kasi baka pagpunta mo doon, hindi mo makita, Pangga, punta ka sa Energy FM Facebook page, dun sa live ko, nandyan siya sa aking gilid, Pangga. Kung nakaharap ka sa cellphone mo, nasa right side siya, okay? Ayan po ang itsura ng Monea Curl Defining Milk Hair Lotion, okay? Para sa mga kulot, para sa manageable and controlled frizz na kulot. Diba? Hello po sa inyo dyan. Ang dami nyo dyan, ha, sa Facebook Live. Mabuhay po kayong lahat. And before anything else, ito na po muna, Pangga. AmCham takes our runners to a food adventure with its 8 scholar runs, Eat and Run. The first of its kind, run in the country, Pangga, featuring your all-time favorite American food along the course. Let us help AmCham Foundation raise fund for its scholars, Pangga. See you on March 3, 2019 at SM by the Bay in Pasay City. Register now at selected Chris Sports outlets or go to www.gurana.com. O siya, halika na. Magkwentuhan na po tayo, mahal ko, since kanina mo pa hinihintay ito, Pangga. Halika na sa lahat po ng mga gustong mag-send in ang kanilang mga stories dito po sa ating programa. By all means, please do that, Pangga. I-send mo yan sa akin sa lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, Pangga, lihimnangliham1067@yahoo.com. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit. Suyat na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalaki? Here we are, face to face. Lihim, ng liham. Ipadala na ang iyong kwento sa Lihim ng Liham
1067@yahoo.com. Ang lihim ng liham. Ngayong araw na ito ay hatid sa atin na Monea Curl Defining Milk Hair Lotion para sa manageable and controlled frizz na kulot. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Lindsay. Bagong fan lang ako ng radio show mo. And to tell you honestly, sobrang na-enjoy ko ang pakikinig sa mga kwentong ibinabahagi mo. May mga kwentong ang sakit-sakit pakinggan. May mga kwentong sobrang nakaka-frustrate. At meron ding naman mga kwentong nakakakilig at kapupulutan talaga ng aral. Ngayon, Lindsay, gusto kong ako naman ang magbahagi ng sarili kong storya. Isa akong writer. Frustrated writer, actually. Hilig kong magbasa ng mga romance stories at ito yung naging dahilan kung bakit naisipan kong magtrabaho sa isang publishing company na nagpo-produce ng mga Tagalog romance stories. Ang sarap kasi sa pakiramdam kapag nagbabasa ako ng mga ganong kwento. Hopeless romantic kasi ako, Lindsay. At feeling ko, ako palagi yung heroine sa mga kwentong yun. Feeling ko, ang ganda-ganda ko. Kasi mahal na mahal ako nung hero ko. Pero itong kwentong ibabahagi ko ngayon ay hindi tungkol sa mga fictional stories. This is about my favorite story, Lindsay. Ito yung tipo ng kwento na ako mismo ang bida. Yung tipo ng kwento na hindi ko kailanman na-imagine na mararanasan ko. Nagsimula ito almost 4 years ago. Back in 2014, may nakilala kong isang lalaki. Corny mang pakinggan, Lindsay, pero totoo pala na talagang nangyayari ito. Pinakilig niya talaga yung puso ko. Noon ko na-realize na totoo pala ang love at first sight. Charles ang pangalan niya. Unang kita ko pa lang kay Charles, sobrang na starstruck na ako. Ang gwapo niya naman kasi. Ang ganda ng mga mata niya at tuwing ngumingiti siya, Lindsay. Ang sarap tingnan kung paano mag-sparkle ang mga mata niya. Thank you.
alam ng mga kaibigan ko kung gaano ako kabaliw sa lalaking to. As in, sobrang nabaliw ako sa kanya. Ito yata yung unang pagkakataon na nawala ako sa sarili nang dahil sa pag-ibig. Hindi ko rin naman masisisi ang sarili ko kasi si Charles ang unang lalaking nagparamdam sa akin kung papaano mahalin at paglaanan ng effort at atensyon. Si Charles din ang unang lalaking pinakilala ko sa pamilya ko noon. Sobrang kilig na kilig pa nga ako sa tuwing pumupunta siya sa bahay para bisitahin ako. Gusto rin naman siya ng mga kaibigan ko dahil sa kabaitan na ipinapakita niya. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa kanila. Hanggang sa pagkatapos ng isang buwang panliligaw ni Charles, sinagot ko na siya. Naging maganda at masaya naman ang naging relationship namin, gaya ng inaasahan ko. Pero Lindsay, may biglang nakakagulat na plot twist ang nangyari sa amin ni Charles. Nakakagulat kasi hindi ko in-expect na bigla na lang niya akong iiwan sa ere. Yung inakala kong hero sa sarili kong kwento, iniwan ako. Iniwan na lang niya ako bigla matapos kong ibigay sa kanya ang virginity ko. Iniwan niya ako bigla matapos akong mag-invest sa kanya ng feelings, ng panahon, at ng atensyon. Ang sakit nun. Ang sakit nun, Lindsay. Never ko pang na-experience ang ganong klaseng sakit. Yung halos ikamatay at ikabaliw ko na. Kasi hindi ko alam kung paano ko tutulungan yung sarili ko. Hindi ko alam kung paano ako magiging buo ulit. Ilang buwan din akong na-depress dahil sa bigla ang pag-iwan sa akin ni Charles. Pero kinaya ko. Kinaya ko naman sa awa ng Diyos. Hanggang sa dumating ang June 2015, wala na si Charles noon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. 6 na buwan na rin ang nakalipas mula nang iwan niya ako. Medyo okay na rin naman ako ng mga panahon na yun. Pero alam kong somehow, mahal ko pa rin si Charles. Kahit paniloko niya ako, meron pa rin eh. Pero sinikap ko pa rin na mag-move on. Naawa na rin kasi ako sa sarili ko noon, Lindsay. Pati trabaho ko, naaapektuhan na rin. Mabuti na nga lang at hindi ako tinanggal ng mga amo ko. Ganun pa man, dumating na yung araw na hindi ko inaasahang tuluyan ng makakapagbabago ng takbo ng sarili kong kwento. Kumbaga, ito talaga yung major plot twist na hindi ko ini-expect. Naalala ko noon, palabas na kami ng opisina ng mga kaibigan ko.
Sa gate, may nakasalubong akong isang matangkad na lalaki. Nakasombrero, naka-black shirts, at black pants. Yung mga kamay niya nasa loob lang ng kanyang bulsa. Intimidating ang dating niya, Lindsay, dahil sobrang seryoso ng kanyang mukha. Yung parang yung salitang smile, hindi nag-e-exist sa bokabularyo niya. In short, bad boy ang peg ni Kuya. Bad boy na cute. Yung tipong hindi mo talaga makakalimutan yung mukha niya. Kasi siya yung bad boy na nakakakilig tingnan. Nung nagkasalubong kami ni Kuya, sa gate ng office yun, napatitig ako sa kanya. Lindsay, hindi dahil sa na-love at first sight ako ha, pero dahil pamilyar yung itsura niya sa akin. Di ko nga lang maalala kung saan ko siya nakita. Pero hindi ko naman masyadong pinroblema yon kasi baka mabaliw lang ako sa kakaisip ko sa kanya. Dumaan ng ilang araw at since office mates kami, Lindsay, madalas kaming magkasalubong. Nagkakatinginan kami. Honestly, nahuhuli ko siya, Lindsay, na nagnanakaw ng tingin sa akin. Pero hindi ko naman siya pinapansin. Doon ko lang din kasi nalaman na bagong empleyado pala siya. Pinabayaan ko lang. Hanggang sa isang tanghali, Lindsay, sumakay kami ng kaibigan ko sa tricycle. Papunta na sa sakayan ng bus. Sa likuran kami ng driver na upo since wala kaming choice dahil sobrang hirap ng sumakay. Eksaktong pagsakay ko, lumabas si Kuyang Bad Boy sa gate ng office. Nagkatinginan na naman kami. Nagkatitigan. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit, pero nung umandar na yung tricycle, hindi pa rin ako bumitaw dun sa eye contact namin. Tinitigan ko pa rin siya. Eh, hindi rin naman kasi siya nagpatalo ng titig eh. Alam, Lindsay, na doon na pala magsisimula ang lahat. Na dahil lang sa eye contact, may magandang bagay pala na mangyayari sa akin. Kasama si Kuya na bad boy. Simula na pala yon ng pag-asa sa pag-ibig. Bakit kaya tuwing ika'y nakikita, sana naman magpakilala. Ilang ulit nang nagkabangga, aklat kong talay, pinulot mo pa, di ka pa rin. Say, balik tayo dun sa tricycle.
bumaba na kami noon at nakasakay na kami ng friend ko sa bus. Nakatayo kami. Habang hinihintay namin na umalis, isang pamilyar na lalaki na naman ang nakita ko. Si Kuya! As in, siya talaga yun. Ayokong mag-assume ha, pero parang meron siyang hinahanap. Kaya naman tinitigan ko siya. Hinihintay ko noon na tumingin din siya sa akin. Hindi talaga ako assuming, Lindsay. Pero feeling ko that time, ako yung hinahanap niya. Kaya tinitigan ko lang siya eh. Gusto ko kasing malaman kung ano ba yung magiging reaction niya kapag nakita niya ako dun sa loob ng bus. Sa kasamaang palad, hindi siya lumingon sa akin. Hanggang sa makaalis na yung sinasakyan namin. Kaya naman gumawa pa rin ako ng paraan. Bago yung Facebook account ko nun, inadd ko yung office mate namin na palagi niyang sinasamahan. Pumabor naman sa akin ang langit. Kasi kinabukasan, matapos i-accept ng office mate ko yung friend request, nagulat ako nang siya naman yung mag-add sa akin. Si Kuyang Bad Boy. Gusto ko kasing malaman yung pangalan niya eh. Alvin pala. Isa siyang illustrator ng isang imprint ng publishing company namin. Artist pala si Kuyang Bad Boy. Hindi ko alam na yung mga hula ko that time ay magkakatotoo. Naramdaman ko kasi na after ko siyang i-accept sa Facebook, alam ko na i-chat niya ako. Oo, assuming na kung assuming, pero yun na nga talaga yung nangyari. Naisip ko nga, may nagpapasalamat pa ba ngayon dahil sa pag-accept ng friend request? Dapat ba akong mag-thank you sa kanya? O baka naman dapat siya ang magpasalamat sa akin? But ever since that day, Lindsay, palagi na kaming magkausap. At dahil ayokong mag-assume, one day, tinanong ko siya, diniretso ko na. Sabi ko, Alvin, crush mo ba ako? Uulitin ko, hindi ako assuming ha, hindi talaga. Yan lang kasi yung sinasabi ng instinct ko. Nag-reply naman siya sa akin. Sabi niya, sorry ha, masyado ba akong obvious? Natawa na lang ako sa kanya. Ang sabi ko tuloy, medyo. Simpleng sagot ko lang. Pero yung pinaka nakakagulat na parte, Lindsay, ay nung sabihin niya sa akin kung paano siya nagkagusto sa akin. Ang sabi niya, nginitian ko raw kasi siya nung una kaming magkita. Pauwi na raw kami ng mga kaibigan ko noon. Naalala ko tuloy, yun siguro yung araw na nagkasalubong kami dun sa gate. Feeling ko noon pamilyar siya sa akin. Kasi honestly, hindi
ko talaga matandaan yung araw na sinasabi niya. To cut the story short, Lindsay, naging mabuting magkaibigan kaming dalawa ni Alvin. Halos araw-araw kaming magka-chat, hanggang sa tuluyan na niyang hiningi yung number ko. Since then, 24/7 na kaming magkausap. At aaminin ko, dahil kay Alvin, unti-unti ko nang nakalimutan yung pagka-miss ko kay Charles. Sabi ko nga, kaunti lang yung kaibigan kong lalaki. Pero isa siya doon sa mga pinagkakatiwalaan ko. Actually, mas alam niya pa yung lahat ng pinagdaanan namin ng ex ko kesa doon sa mga kaibigan ko na araw-araw kong nakakasama. Ewan ko ba? Ang sarap kasi kausapin ni Alvin eh. Sobrang bait niya. At sobrang confident naman ako na hindi niya ako huhusgahan sa dami ng maling nagawa ko sa past. Hanggang isang araw, may nagbago. Nararamdaman ko kasi na unti-unti, lumalalim na yung nararamdaman ko para kay Alvin. Nakikita ko rin, nakakaiba na yung feelings ni Alvin para sa akin. Yung tipong kahit hindi niya sinasabi, alam ko na in love na siya sa akin. Yun yung pinaka-ayokong mangyari noon, Lindsay. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi pa ako totally nakaka-move on kay Charles. Natatakot akong ma-inlove ulit. Alam naman ni Alvin yun eh. Masaya naman ako at naiintindihan niya ako. Pero at the same time, nagigilty ako. Kasi alam ko na hindi ko kayang ibalik sa kanya yung klase ng feelings na meron siya para sa akin. Hanggang sa isang beses, may nakita akong tatlong piraso ng kulay blue na rosas. Naka-wrap sila at may kasamang letter. Nakita ko yon sa drawer ng table ko isang umaga sa office. Alam kong nangyari na ang pinakakinatatakutan ko. Maghapon kong pinag-isipan ang sulat ni Alvin. Hindi naman siya nagpaalam manligaw. Pero sobrang nagigilty lang ako kasi paglalo ko pang hinayaan na maging close kami sa isa't isa, baka tuluyan ko na siyang masaktan. So, bandang 7 p.m. nung araw na yun, nag-text si Alvin sa akin. Lumabas daw ako saglit ng kwarto ng department namin. Lumabas naman ako. At nakita ko siya na nakaupo doon sa couch na nasa labas ng kwarto. Ang sabi niya, hihintayin niya raw akong umuwi. Pero sabi ko, hindi pwede.
ayoko. Sabi ko sa kanya, umuwi na siya kasi matatagalan pa ako. Pero nagpupumilit si Alvin. Okay lang daw sa kanyang maghintay. Honestly, nung oras na yun, naiinis na ako. Bakit pa kasi ang kulit niya? Hindi ba niya alam kung gaano kahirap tong ginagawa ko? Ayokong ganun siya sa akin, Lindsay. Ayokong lumagpas sa friendship yung nararamdaman niya para sa akin. Pero no choice ako. Wala akong magagawa. Kaya diniretso ko na naman si Alvin. Pinrangka ko siya. Ang sabi ko sa kanya, hanggang friends lang kami. Oo, wala naman siyang sinabi na liligawan niya ako eh. Pero ano bang ibig sabihin ng mga effort niya sa akin? Anong ibig sabihin ng mga pinapakita niya? And on that moment, Lindsay, alam ko naman na hindi lang siya yung nasaktan dahil sa sinabi ko. Kasi sa totoo lang, pakiramdam ko, nadurog din yung puso ko eh. Sino ba naman ang hindi masasaktan kung makikita mo yung taong gusto mo? Nalumuluha. Oo, napaluha si Alvin nun. Nasaktan siya eh. Ako rin naman, nasaktan ako, Lindsay. Masakit kasi alam ko na mawawalan ako ng isang mabuting kaibigan. Ayokong mangyari yun, pero wala akong magagawa. No choice talaga ako. Ayokong masaktan si Alvin. Kapag pinagpatuloy namin to, doon pa pupunta yun. Mawawala yung pagkakaibigan naming dalawa. Kaya alam mo, isang buwan ang lumipas, pinilit kong iwasan si Alvin. Tuwing makikita ko siya, it was either nagtatago ako, or kunwari, hindi ko siya nakikita. Nagkunwari ako na hindi siya nag-i-exist sa paningin ko. Pero syempre, may mga araw na namimiss ko rin siya. Namimiss ko yung pag-comfort niya sa akin. Lalo na yung mga jokes at saka yung mga corny na banat niya. Pero yun kasi yung makakabuti para sa kanya. Pero Lindsay, parang hindi yata papayag yung writer ng love story namin ni Alvin na doon lamang matatapos ang kwento. Si Lord yung tinutukoy ko. Kasi isang araw, break time namin, lumabas kami ng kaibigan ko para bumili sana ng merienda. Tingnan mo nga naman. Makakasalubong ko pa si Alvin. Tapos wala na akong time noon na magtago. Pero hinayaan ko na lang. Kunwari, invisible siya para sa akin. Kunwari, hindi ko siya nakita. Pero alam mo kung ano yung nakakatawa?
biglang nagbago yung ihip ng hangin eh. Nung nakasalubong pa siya. Kasi Lindsay, naamoy ko yung pabango ni Alvin. Ang bango niya. Noon ko lang siya naamoy na sobrang bango. Hindi ko naman sinasabi na mabaho siya. Pero hindi kasi siya nagpapabango noon eh. Bigla akong napahawak sa kaibigan ko paglagpas ni Alvin. Tapos ang sabi ko, "My God, sis! In love na yata ako." Alam mo, binatukan ako nung kaibigan ko. Tapos natatawa siya sa akin. Hanggang sa bigla ko na lang sinabi na okay lang kaya nakausapin ko ulit siya. Hindi pabor yung kaibigan ko kasi ang sabi niya, paaasahin ko na naman daw yung tao. Hindi naman eh. Kakamustahin ko lang. Para saan? At bakit pa? Noon ako natigilan. Bakit ko nga ba siya kakausapin ulit? Dahil lang ba sa naamoy ko yung pabango niya? Dahil sa nakita ko ulit siya? O baka dahil miss ko na talaga si Alvin? Baka dahil dun? Sinabi ko na sa aking sarili na di na iibig pang muli. Nasaktan nang minsan, pilit kong iiwasan ang iyong ngiti. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa. Ayoko na sanang masaktan ang puso kong laging nagdurusa. Ayoko na sanang mapigo at paglaruan ng Lindsay, hindi ko inisip yung consequences ng gagawin ko. Kinausap ko ulit si Alvin. Nung araw na yon, hindi ko siya pinalagpas. Sobrang miss ko na kasi talaga siya. Yung miss na walang halong special meaning, ha? Or akala ko lang wala. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa dati ang friendship namin. At oo, aaminin ko. Unti-unti na rin yata akong napo-fall sa kanya. Ewan ko ba? Siguro ginawa ni Lord yung paraan na yon na maamoy ko yung pabango ni Alvin para ma-realize ko yung totoong nararamdaman ko para sa kanya. Siguro nga oo. Kasi araw-araw na nagdadasal ako. Kinukulit ko talaga siya. Humihingi kasi ako ng sign para sa right time na pag-amin ko kay Alvin. Hindi naman niya ako binigo. November 2015. Buwan ng birthday ni Alvin. Wala pa rin akong naiisip na ireregalo sa kanya. Hanggang sa kinausap ko ulit si Lord.
tinatanong ko siya kung yun na ba yung tamang oras. At ang nakuha kong sagot? Yes! Yun na raw. Siguro, sign na rin ni Lord yung happiness at peace na nararamdaman ko tuwing nakakausap at nakakasama ko si Alvin. Yung feeling na parang sigurado ka na sa lahat ng bagay. I was very grateful, Lindsay. Lalo na nung makilala ko si Alvin. Gumawa pa nga ako ng sulat para sa kanya habang break time namin ng hapon. Nakakatawa pa nga kasi muntik na niyang makita yung sinusulat ko nang bigla siyang pumasok sa department namin. Alam mo, doon ko sinabi lahat. Sinabi ko sa kanya na late ko nang na-realize na mahal ko pala siya. Na sana, hindi pa huli ang lahat. Na sobra akong nagpapasalamat kasi nakilala ko siya. Ready na akong pumasok ulit sa isang relationship. Hanggat maaari, Lindsay, siya na yung lalaki na huli kong mamahalin hanggang sa pagtanda ko. Tatlong taon na, Lindsay, and going strong pa rin kami ni Alvin. Ipinagpapasalamat ko kasi hindi siya nagbago sa akin. Na siya pa rin yung Alvin na naging kaibigan ko noon. At siya pa rin yung Alvin na sobra-sobra kong ipinagdasal noon. Kaya Lindsay, gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga babae na nakikinig ngayon. Don't rush love. Sabi nga nila, true love is worth the wait. Ipag-pray natin lahat kay Lord, lahat ng desire natin. At ibibigay niya yon sa tamang oras. At para naman kay Alvin, salamat mahal. Salamat kasi nilagpasan mo yung expectations ko sa relasyon natin. Thank you rin kasi kahit ang dami-dami kong flaws, di ka nagbago. You're still the man I fell in love with from the day we met. May isang favor lang sana akong hihingin. Sana huwag kang magbago. Always be that mayabang on the outside and humble, tapos sweet on the inside. Sana ganun ka lang. Yung date na lang ng kasal natin ang hinihintay nating sagutin ni Lord. I love you, mahal. Lindsay, salamat sa pagbabasa ng kwento ko. At sa inyong lahat, salamat sa pakikinig. Sana nagustuhan niyo ang istorya naming dalawa ni Alvin. Lindsay, hanggang dito na lang. Ako nga pala si Ruth.
At ito ang lihim ng aking liham. I wanna call the stars down from the sky.